Ma'am Lamia, you don't wanna join, ah? Attorney, no problem. Andito po ako sa consular mobile para po magbayad ng SS para sa future po mag-forward. Nagtatrabaho po ako bilang isang waitress and mag-ilimang taon na po ko. Asan na yung ice candy natin? Ang free ice candy po natin ay nandito. Yes po, sa mga kababayan ko po, dapat natin sundin ang mga patakaran dito sa Saudi Arabia, lalo na lang po sa mga nakakaproblema. Huwag po tayong, lalo na yung mga DH na tumatakas po sa mga amo nila. Ang dami-dami po pong natatanggap na mga balita na nahuhurog daw sila, which is mali po talaga yung ginagawa nyo kababayan. Huwag kayong magpaakit sa mga tukso, yung mga sinasabi ng mga kapo natin kababayan na pwede kayong ilipat ng amo, ganun-ganun. Dapat po amo sa amo mag-uusap po yan. Dapat po sumunod tayo sa patakaran dito sa Saudi. Ano po, lalo-lalo na yung mga hurog dyan, naku po, mahirap po tating ayusin, kundi ang mga ganyari po sa inyo ay deport talaga po. Or pumunta lang kayo sa embassy, at kumuha tayo ng travel documents o magpakuha tayo ng exit visa. Bibigyan sila ng pagkain. Harmo sige, sir. Harmo sige. Hello po. Hello po. Hello po. Ako kami sa ABS CBN. Hello. Apo. Yung releasing ka, releasing. Pila pa tayo, releasing. Isang isang po. Hindi patrol. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Apo, ano po ang ating migrant workers office? Kumusta na siya sa ngayon? Okay. Mabuti naman, ano? Lalong-lalo na po dito sa atin sa MW Jeddah. At of course, ito yung tahanan ng ating OFWs. Pag sinabi natin, ito yung kakalinga po sa inyo sa lahat ng problema, mapa-labor man ito, integration, at yung bago po, ano? Nasa atin na po yung Assistance to National Section. So lahat po ng may kaso, civil or criminal, yung mga hindi pagkakaunawaan ng pamilya, ay may mga case officers po tayo na mag-aayos ng inyong mga problema, including yung shipment of remains, ano, na maraming nag-avail po sa atin. Whereabouts, of course, at yung mga claims ng end-service benefits, maliban, although this is labor-related, napapaloob po ito sa ating ATN unit na handa po tayong tulungan ang bawat Pilipino, mga OFWs po. We are here in Kamis Musay, Dawa Center, to renew our contract verification
Philippine Embassy Jeddah, Mabuhay Philippines. Well, actually, in general, masabi natin na on our part sa Department of Foreign Affairs, we are governed by the pillars, no, the na hawak din ng Department of Foreign Affairs. So, of course, promotion ng interest ng ating bansang Pilipinas dito. And basically, our foreign policy covers yung ating responsibility tungkol sa political security natin. Of course, promotion of economic interest. Of course, kasama pa rin ang mandate naman sa assistance to nationals. No? So, klaruhin din natin. So, we did not depart totally from that function on assistance to nationals. Yes. And when I talk about assistance to nationals, even if there is the newly created Department of Migrant Workers under the new law na ipinasa noong December 2021, if I remember correctly, no? Tayo po may assistance to national functions pa rin. Pero gusto ko lang klaruhin na ang division ng functions natin ngayon between the Philippine Consulate General at ang ating Migrant Workers Office, formerly Philippine Overseas Labor Office na tinatawag natin. Ngayon, ang bagong pangalan niya is the MWO. No? So, ang paglilinaw na gusto kong i-share sa inyo is basta anything pertaining to migrant workers, ang mga tinatawag nating mga overseas Filipino workers dito sa Kingdom of Saudi Arabia, yan po ay sakop na po ng ating Migrant Workers Office. Yes. So any concerns, any issues, any problems that our migrant workers are facing, pwede po silang pumunta sa ating Migrant Workers Office sa Jeddah. Ano po ang ano nito? Batang-bata pa yan. Tatapos ko lang.